kasunod ng bilyong pisong questionable farm-to-market road ay binisto ng News 5. Napag-alaman namin na ang budget official na pumirma sa proyekto, siya rin umano ang lumagda sa manumalyang 728 million pesos fertilizer fund scam nung nakaraang administrasyon. Narito po ang karugtong ng aming eksklusibong report. Limpak-limpak na budget, pare-parehong manumalya. Dahil sa 728 million pesos na halaga ng pataba sa lupa na binili raw nung termino ni Arroyo, pinasibak at sinampahan ng kasok ilang opisyal ng gobyerno. Kabilang na si Department of Budget and Management Undersecretary Mario Relampagus. Pero natuklasan namin, si Yusek din pala ang nakalagda sa 2.05 bilyong pondong ipinalabas ng DBM para sa farm-to-market road ng Department of Agriculture nito lamang Disyembre. Tanong tuloy ng mga magsasaka. Sinampaan na namin itong kaso sa ombudsman. Bakit hanggang ngayon nandyan pa rin yan? Tanong naman rin dating DBM Secretary Benjamin Diokno, bakit isang Yusek lang ang pumirma sa napakalaking pondo? Ang ganyan, mga discretionary. Ako hindi naman ito gagawin ng walang approval sa Malacanang. Pero gate ng DA, wala naman daw manumalya sa pagpapalabas ng pondo nila. Pinapinalize namin yung coordination kung saan po tatakot at bibigyan po namin kayo. Transparent po ito. Pinuntahan ng News 5 si Yusek Relampagus sa DBM pero wala siya sa kanyang tanggapan. Si Budget Secretary Butchabad naman, hindi sumasagot sa aming tawag. Nagtataka ang ilang mga kababayan natin ngayon para kanino at saan nga ba ang programang Daang Matuwid ng Pangulo kung ang ilang mga miyembro ng gabinete at opisyalis ng gobyerno ayos sundin ito. Papaano na lamang daw ipapatupad ang naturang programa? Erwin Tulfo, News 5.